ginagamit ng Diyos. Di kamukha ng iba, parang di sila makatwiran, o relasyon sa iba'y di maganda. Ngunit maingat silang magsalita, kung mangusap ay maayos. Tahimik ang puso nila sa harap ng Diyos. Yaong mga ginagamit ng Diyos, pagmamahal, di pakitang tao. Ngunit pag nagsalita ng espiritual na bagay, puso nila'y bukas at sila'y nagbibigay ng kaliwanagan sa lahat ng tao na kanilang natamo sa tunay na pagdanas nito. Ganyan nila ipinapakita ang Diyos ay mahal nila at pinalulugod kalooban niya. Sila'y masigla, kaibig-ibig, at walang sala. Ngunit nagtataglay ng kapanatagan. Ito ang kawangis ng mga ginagamit ng Diyos. Yaong mga ginagamit ng Diyos pag sinisira di sila nagpapakontrol sa ibang tao, bagay o sitwasyon. Sa harap ng Diyos tahimik pa rin sila. Ganitong tao'y tila may sariling pananaw. Ano man ang gawin ng iba, puso nila'y di kailanman iniiwan ang Diyos. Sila'y masigla, kaibig-ibig, at walang sala. Ngunit nagtataglay ng kapanatagan. Ito ang kawangis ng mga ginagamit ng Diyos. Kapag ang iba ay nakikipag-usap ng walang ingat, nananatili silang kalmado at nananalangin sa Diyos. Hinahanap kanyang mga hangarin o iniisip kanyang salita. Hindi nila iniisip kung paano mapanatili. Tamang ugnayan sa ibang tao, ang ganitong tao ay mukhang walang pilosopiya ng buhay. Sila'y masigla, kaibig-ibig, at walang sala. Pamantayan ng Diyos sa paggamit ng tao ay pinabaling nila puso nila sa Kanya. Hinahangad ang Kanyang salita, handang hanapin ang katotohanan. Ganitong mga tao ang maaaring maliwanagan, makamit ang gawa ng Banal na Espiritu. Sila'y masigla, kaibig-ibig, at walang sabi.